Good morning po sa ating lahat at sa mga nanonood po sa live streaming natin. Isang mapagpalang umaga po sa inyo. God is good all the time. Amen. Sige po, tayo po ay magsisimula na sa ating gawain bilang panimula po. Sumahan niyo akong magbasa sa Isaiah chapter 1 verses 18 to 20. Halik kayo at tayo'y magpaliwanagan, sabi ni Yahweh. Gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputiin tulad ng yelo o bulak. Kung susundin ninyo ang aking sinasabi, tatamasahin ninyo ang ani na inyong lupain. Ngunit kung susuway kayo at maghihimagsik, tiyak na kayo'y mamamatay. Ito ang mensahe ni Yahweh. Papuri sa Panginoon, tinatawagin po si Sister Lourdes Bugumo para sa ating opening prayer. Tayo po'y manalangin. Almighty God, Panginoon, salamat po sa opportunity, Panginoon, sa umagang ito. Kami po ay nakadako sa lugar na ito upang sabahin ka, papurihin ka, Panginoon. Salamat po, Lord, sa kalayaan po ng bawat isa upang ikaw lamang po ang maitaas, Panginoon. Lord, sa umaga po ito, itinataas po namin ang lahat po ng aming gagawin, Panginoon. We dedicate all of this tatangin sa iyo lamang, Panginoon. Lord, sa lahat po ng tatayo sa harapan, Panginoon, sa aming pong pag-aawitan, sa aming pong pagpupuri at pagsamba sa iyo, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na ikaw lamang po ang maitaas, Panginoon. Tanggapin niyo po lahat ito. Pagkat ikaw lamang po ang nararapat, sa iyo lamang po ang nararapat ang lahat ng papuri at pagsamba, Panginoon. Sa aming pong pastora, Panginoon, sa gagamitin niyo po sa umagang ito, Panginoon, patuloy niyo po siyang bigyan ng kalakasan, Panginoon. Wisdom and knowledge, Panginoon. Patuloy niyo pong pagpalain ang kanyang pamilya, Panginoon, sa kanyang pong trabaho, Panginoon, sa kanyang pong pagmi-ministeryo, Panginoon. Lord, hayaan mo po, Lord, na tanggapin niyo po ito, Panginoon. Masaya man, Panginoon, kami po ay magpupuri sa iyo, Panginoon. May kabigatan ng Panginoon, patuloy pa rin po kami magpupuri sa iyo, Panginoon. Lord, alam po namin na ikaw lang po ang may full control sa lahat po ng bagay, Panginoon. Sa lahat po ng aming buhay, Panginoon. Lord, kaya salamat po, Lord, sa katapatan mo, Panginoon. Lord, ang lahat po ito ay binabalik namin ng mataas at papuri at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po ay magpatuloy. Ngayon naman po, babahaginan tayo ng studying the word ng ating kapatid niya, si Sister Risa Calumungay. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat, ang aking pong ibabahagi sa umagang ito is about challenges. Bakit? Kung bakit no, pinahintulutan ng ating Panginoon na maranasan natin ang mga hamon is to direct you to the right path and for Him to get our attention and make us go back to where we should be. God give us challenges to force us to run, look for the way out, right way out. May mga oras no, at pagkakataon sa ating mga buhay na tinatanong natin ng Diyos kung bakit tayo nakakaranas ng padurusa at sakit. O sa mga oras na masyadong mabigat ang ating mga pasanin, kinu-question natin ang mga hangarin ng Diyos para sa ating buhay. Sa tuwing dumadaan tayo no, sa mga hamon, we always ask God, why? Bakit? Bakit po Lord nangyari ito? Bakit po ako? But we forgot to thank God, no? Because we are focusing on the outcomes or sa hindi magandang resulta ng hamon. Kasi iniisip natin, hindi tayo nagbinibisyo doon. Why we don't see, no, the positive side of that situation na kaya pala binigyan ka ni Lord ng mga hamon sa buhay ay upang subukin ka at pagtibayin ka, no,
pagtibayin ang iyong mga pananampalataya sa Kanya. Katulad ngayon, no, karamihan sa atin dumadanas ng mga pagsubok because of COVID, yung mga kahirapan sa buhay dahil marami ang nawala ng trabaho. Lalo na ang bagyo, no, na humagupit ng malakas, lalo na sa Pilipinas. Marami ang nawala ng hanap buhay doon at isa na po kami doon, no, yung asawa ko. Wala talaga, lahat talaga ubos. At may mga nawawala pong mga mangingisda doon. But despite of the circumstances, no, na pinaparana sa atin ng Panginoon, praise the Lord pa rin. Kasi dahil sa kabila ng mga ganung pagkakataon, no, ng mga hamon ng Panginoon, sa kabila doon no, ng ligtas silang nakauwi, no? That is the biggest blessings from God, yung ligtas nila na makakauwi. Kasi ang pera, pwede mong kitain ulit eh, at magsimula ulit pa unti-unti. Pero kapag ikaw yung nawala, wala na, di ba? As long as you live and you have God in your life, there is hope. Amen. Pinapahintulutan ng Panginoon ang mga hamon na ito para, number one, to change us. Not to destroy us. Para baguhin tayo, hindi para pahamakin or ipahamak tayo. I said my experience, no, as an example dito sa number one. Ako po ay lumaki na mananampalataya ng Kristo, but I was a backslider. Nag-apply ako ng Saudi noon. I dream of earning a lot of money to support the needs of my family. Bale, nakatagpo po ako ng isang masamang employer. I was thinking that time, God punished me. Because I am a backslider, but later on I realized that God allowed me experience challenges because He wants to discipline me of my wrong doings. Gusto ko pong linawin mga kapatid ang sinabi ko na I was thinking God punished me kasi noong mga time na yon I don't obey the will of the Lord. Gusto ko pong linawin na hindi na tayo pinaparusahan ng Diyos para sa ating mga kasalanan. Sapagkat kinuha ni Jesus ang parusang iyon. Sinasabi ng Biblia na ang masamang bagay na nangyayari sa atin ay resulta ng disiplina ng Diyos, hindi sila parusa sa kasalanan. Sa halip sila ay isang pangwawasto bilang isang magulang na magtatama sa isang anak. Ang sabi ng Panginoon, no, sa Santiago chapter 1 verse 2 to 3, mga kapatid, bilangin ninyong lahat na kagalakan kapag nasalubong ninyo ang iba't ibang mga pagsubok. Sapagkat alam ninyong ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagiging matatag. Count trial as joy, no, because it makes us more complete. It makes us more like Jesus. In order to receive the benefits of maturing through our trials, we must first acknowledge that God has put them there to allow them to be there for our benefit. If we miss that, we miss the opportunity to grow. Number two, to bring out the best in us. Para ilabas ang pinakamahusay sa atin. Hindi lamang ang pinakapangit sa atin. Parang ganito, no, sa exhortation, yung feeling mo, hindi ka talaga magaling or marunong, no? At andun ka na sa pag-iisip na parang hindi mo siya matatapos kasi kakabahan ka eh. Siyempre, isipin mo, parang mapapahiya ka, but the Lord, God, appointed you or choose you to be the encourager today because He sees, no, the potential. He knows you can do it. Amen? Kapag nasa harap ka na ng pulpito at natapos mo yung exhortation mo, dun mo ma-realize at ma-discover, no, that you have the ability, God give you the gift of skills to preach and encourage people. All you have to do is always pray, no, to the Lord na samahan ka niya sa lahat ng iyong gagawin and pour you the Holy Spirit para maibahagi mo ng maayos ang iyong inihandang sasabihin.
hindi tayo itinalaga ng Panginoon dito no para mapahiya, kundi para tuklasin na ikaw pala ay may talento din sa pagtuturo. Kapag inayawan mo ito, parang inayawan mo na rin si Lord. Sa Jeremiah chapter 29:11, sapagkat alam ko ang mga plano na mayroon ako para sa iyo, sabi ng Panginoon, mga plano para sa kapakanan at hindi para sa kapahamakan na magbibigay sa iyo ng hinaharap at isang pag-asa. Ibig sabihin, pagkatiwalaan natin ang Diyos, pagkatiwalaan natin ang Diyos ay may magandang plano at mabuting layunin para sa ating mga buhay, dahil ang gusto lamang ng Diyos ay mabuting bagay para sa ating hinaharap. Kung walang hapon, no, hindi mo malalaman kung ano ang kailangan mong pagbutihin o kung ano ang dapat mong baguhin sa iyong buhay upang makalabas ka sa iyong mahirap na sitwasyon. Number 3, to protect us from harm. Upang protektahan tayo sa kapahamakan or bensana. Nag-apply ka ng abroad, no? After 2 days yung flight mo. Bago ang flight mo, kinausap ka ng agent mo na may papadalang bag sa'yo. Patungong abroad, ayaw mong dalhin kasi parang nararamdaman mo na may mali. Tapos one day before your flight, eh, kinansel ng magiging amo mo ang pagkuha sa'yo kasi may nauna nang dumating na ibang katulong sa'yo. Ngunit, alam nyo mga kapatid, kung bakit hindi pinahintulutan ni Lord na makapunta ka ng abroad? Dahil may nakikita ang Diyos na may mali. Dahil ang bag pala na gustong ipadala sa iyo ng agent mo, may droga sa loob. Kung hindi kinansel ng employer mo ang pagkuha sa iyo, malamang ay nakatulong ka ngayon. Kaya po din ang Panginoon, no? Inilalayo niya tayo sa mga paraan ng pinsala na pwedeng mangyari sa atin. May mga purpose, no? May layunin ng Diyos para sa lahat ng nangyayari sa ating buhay. Dinadala niya tayo ng malayo sa paraan ng pinsala. Minsan, iisipin mo ang malas mo o wala kang swerte sa trabaho. Ngunit, sinasabi ko sa iyo, kapatid, na ikaw ay tunay na pinagpala sapagkat hindi ka pinayagan ng Diyos na mabahan. Sa Psalms, no? Sa Psalms, meron tayong may pinalabanag sa Psalms dito na ang yung mga pangako ng ating Panginoon na protection, kaya huwag tayo matakot na harapin ang mga hamon dahil kasama natin ang Panginoon, puprotektahan tayo ng tayo at hindi niya tayo pababayaan. Number 4, to direct you to the right path para itumid tayo sa tamang landas. May mga pagkakataon, no, na hindi tayo nakikinig sa ating Panginoon, ni hindi natin napapansin ang mga palatandaan inilalagay niya na nagsasabi na sa atin na tayo ay pumupunta na para sa maling paraan. Sapagkat tayo ay distracted o nagagambala o nasubrahan ng maraming bagay. At para makuha niya ang ating atensyon at gawin tayong bumalik sa kung saan tayo dapat naroroon, binibigyan tayo ng Diyos ng mga hamon upang pilitin tayong tumakbo at maghanap ng tamang landas. Ito ang mga bagay na alam nating masama para sa atin, ngunit ginagawa pa rin natin ito, kaya hinayaan ka ng Diyos na madama mo ang sakit at mga kahihinatnan upang matutunan mo ng mabuti ang iyong mga leksyon. Sa Proverbs 3, chapter 3, verse 5-6, written by King Solomon, no? Ang sabi dito, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your paths. Ibig sabihin, magtiwala tayo sa Diyos ng buong puso at huwag umasa sa alam lamang natin. Sa lahat ng oras, isama ang Diyos sa lahat ng iyong ginagawa at sa ganitong paraan, binibigyan mo siya ng isang pagkakataong mapanatili ka sa tamang landas. Sa anumang sitwasyon, magtiwala sa ating Panginoon sapagkat alam niya ang dapat gawin. Hindi natin palaging alam kung ano ang gagawin at relying on our own wisdom, no, or intelligence will mislead us. Kung aasa lamang tayo sa ating karunungan o katalinuhan ay maliligaw tayo. Pero kapag isinama mo ang Diyos sa bawat akbang na gagawin mo upang maitama ang sitwasyon, makakarating ka o tayo sa tamang solusyon.
Number 5, to test your faith. Sa book of Hebrew, no, isnulat dito how God tested Abraham. Sa Hebrew 11:17-19, by faith, Abraham, he was tested, no, and offered up Isaac, and he walked, and he who had received the promises was in the act of offering up his only son, of whom it was said, through Isaac shall your offspring be named. He considered that God was able even to raise him from the dead, from which, figuratively speaking, he did receive him back. Abraham's demonstration of faith is simply amazing, encouraging and instructive. His conclusive was made at once and finally that God could raise the dead. He was ready to surrender Isaac without giving up his faith in the fulfillment of the divine promise. Itong mga challenges na nararanasan natin, ang mga kapusparan ng pangyayari ito ay ginagamit ng Panginoon upang subukin tayo. Ito ang mga paraan upang malaman kung gaano kalakasan natin pananampalataya sa Diyos. Hinihiling lamang ng Diyos na isama mo siya sa talumpay, sa bawat kabiguan, at sa bawat pagsubok na kinakaharap natin, at ipadama sa Kanya na siya lamang ang kailangan mo upang mapaglabanan o mapagtagumpayan mo ito at wala ng iba. If you are happy, di ba dapat, thank you, Lord. If you sad or broken hearted, hurt or sick, dapat, help me, Lord. Mayroong pagpapala, praise the Lord, di ba dapat ganun? Dapat sa anumang sitwasyon ng iyong buhay ay kasama mo ang Panginoon. Amen. Dito po ako magtatapos sa verse na ito. Atin pong panghawakan ang mga pangako ng ating Panginoon sa Isaiah 41:10. Tuwing tayo po ay dumadaan sa mga hamon, ang sabi niya, do not fear, for I am with you. Do not anxiously look about you, for I am your God. I will strengthen you, surely I will help you, surely I will uphold you with my righteous right hand. Actually, mga kapatid, God has a promise. We won't suffer in this lifetime, but He has told us that He'll walk through our valley with us. He'll be right by our side, and His grace will be enough. Yan lamang po, at ang lahat po ng papuri ay aking itinataas sa Panginoon. Salamat, sister, sa new encouragement. Ngayon po ay magpatuloy tayo. Tinatawagan ko po ang music team para tayo ay magsayawan at awitan sa ating Panginoon. Amen. Thank you, Lord. God is alive! Forevermore! And forevermore! Hallelujah! Mapalad tayo sapagkat may bagyo man o maraming mga hindrances na pwedeng humadlang sa atin upang makapagpuri sa Panginoon, tayo itinungo ng Panginoon sa kanyang bahay panambahan. Kaya tayo magala na sumayaw at umawit para sa ating Panginoon. Amen! Thank you.
sapagkat kasama natin ang Panginoon ngayon. God is here!
Makasih dari kami sa lahat ng gusto mo.
Napakasarap pong awitin at sayawan ng ating Panginoon. Amen? Amen. Ngayon naman po, dumako na tayo sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Let us focus po at ihanda natin ang ating mga sarili upang makapakinig ng salita ng ating Panginoon. Tinatawagin ko na po ang ating butihi pastora, Pastora Li Wei Chung. Palakpakan po natin ang Panginoon sa likod ng kanyang buhay. Salamat, Sister Lenlen. Good morning po sa inyong lahat. Ako ay nais na magpasalamat sa bawat sa inyo, sa inyong pagbibaga, ano ba tawag doon, pag appreciate no, ng aming mga buhay, sa buhay namin ni Pastora Jenny. Salamat sa inyo, sa inyong mga ginawang pagpapasaya sa amin, yung
appreciation nyo sa amin. Thank you very much. Lagi yung tandaan ang mga lingkod na itinalaga ng Lord. Ay ang kagalakan na mayroon kami ay makita kayong magtatagumpay, nagpo-pursue, no, ng mga ginagawa ang paglilingkod sa ating Panginoon sa pamamagitan ng paglilingkod ninyo sa ating kapwa. At kami po'y nagagalak sa ating nakaraang Sports Fest. Pinagsabay niyo pala, kami ay na-surprise. Nakakahiging lang, pero hindi namin alam na pagsasabayin ninyo kasi ala ko game talaga. Salamat sa inyo mga kapatid. Basta magpatuloy lang ay sa pagpapatuloy nyo, patuloy nyo kami nabibigyan ng kagalakan. Kaya tulungan natin si Lord. Amen. Sige po. Manalangin tayo. Magpasalamat sa Panginoon. Dakilang Diyos, salamat po sa iyo. Salamat sa iyong kabutihan sa amin. Tunay Lord na ikaw ay hindi nanghihinawa na kami ay pagpalain at ingatan. Kaya naman Panginoon ang aming mga papuri ay sa iyo namin inilalaan Lord ang aming mga paglilingkod. Sa larangan ng paglilingkod namin sa kapwa. Minsan pa Lord sa umagang ito, hinihiling namin na kami ay iyong samahan at pangunahan sa pag-aaral ng mga salita. Ma-encourage na kailangan namin Lord mga pangako mo Panginoon na kung saan ay napakahalaga sa aming mga buhay habang narito kami Panginoon. Patuloy na ito yung maging lakas namin, maging sandata namin sa mga hamon ng buhay, sa mga testing Lord, para masukat ang aming pananampalataya sa iyo. Tulungan mo kami, patatagin mo kami Panginoon, at habang Panginoon kami ay natetest, hayaan mo yung joy mag-umapaw. Tunay na wala kami Panginoon ibang pag-asa kundi ikaw. Dahil ikaw ang Diyos namin na buhay, na aming pinapanampalatayahan, na lagi nasa amin, Panginoon, ay nakatunghay at nagbibigay ng katagumpayan. Kaya minsan pa, Panginoon, samahan mo kami at lagi pangunahan sa pag-aaral nito. Gamitin mo lamang po ako, Panginoon, ng malaya sa pangalan mo, o aming Panginoong Jesus. Amen. Thank you, Lord. Kung mapapansin nyo, nung mga nakalipas ay nakapagturo na ako patungkol sa mga favor, no, ng ating Panginoon. At ang tao, Kristiyano, hindi Kristiyano, laging naghahangad dyan ng pabor. Okay? Ang pagkakaiba na lang naman ngayon ay tayo mga Kristiyano, umaasa tayo na sa favor mula sa ating Panginoon. Dati ay lagi nating hinihintay ang favor mula sa ating mga parang alam lang natin na makakatuwang sa ating mga gusto at naisin. Hindi ba? Lahat tayo may gusto. Tama po ba? Pero may mga paraan po na dapat tayong patuloy na maunawaan, okay? Para patuloy na ang blessings ng Panginoon ay bumuhos sa atin, okay? Pag sinabi pong favor, hindi ito yung aksidente lang na naibigay sa'yo. No? Lalo na tayong mga Kristiyano, huwag natin iniisip yun. Lagi natin iniisipin na ito ay favor ni Lord sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon, ay nakalaan yon sa atin. Kumbaga parang, huwag mong iisipin na nagkataon, pagkos ay isipin mo na si Lord ay nakaset yon sa perfect time, perfect people, no? And perfect place, no? Na kung saan ay ibinigay sa atin. Maraming iba't ibang uri ng favor. Amen? Kaya kung babasahin natin ito, ang sabi ni Lord doon sa Isaiah 18:20, okay? Asan na po yung Bible dito? Yun. Tagalog. Sa Isaiah, Sterling din, patulong ha? Ang ganda na ito. Sabi ni Lord, sa pamamagitan ni Isaiah, sa mga tao, sa Juda, okay? Palibhasa, ang mga tao doon ay mga marireklamo, hindi marunong sumunod, ay nakaka, ano sila? Sabihan sila. Isaiah, yung kaninang binasa sister. Chapter 1, verse 18-20. Sa Tagalog. Hali kayo at mag-iwananan tayo. Na ano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y maruming-maruming,
sa kasalanan, kayo'y magiging busilang sa kabutihan. 19. Kung kayo'y susunod at tatalima, pasasaganain ko ang ani ng inyong lupain. 20. Ngunit kung magpapatuloy kayo sa inyong pagsuway, at tiyak na kayo'y mamamatay, ito ang sabi ni Yahweh. Sino ang may sabi? Si Yahweh. Ang sabi ng 19, kung kayo'y susunod at tatalima, pasasaganain ko ang ani ng inyong lupain. Ani is a blessings. Amen po ba? Lupain is a source of blessings. But, yung kahapahintulutan na umani ka ay ang ating Panginoon nasa Kanya. Di po ba yung high authority ay nasa ating Panginoon. Kaya may kinalaman dito, yung favor, saan galing yung kay Lord? Kahit may lupa ka, di ba? Kapag hindi niloob ng Lord na yon ay paanihin dahil tumatalima ka, no? Sabi doon sa 20, at ikaw ay sumusuway, mamamatay. Tiyak kayo'y mamamatay. Ang kamatayan is a negative way, no, ng blessings. Diba? Or, ang sabi ng mundo, ang mamamatay kayo, parang sabihin na natin ay wala. Kumbaga parang yung word niya kasi dito, you will not gain favor kapag hindi ka tumatalima. Pwede kang mamatay, pwede kang walang blessings na dumami sa'yo, pwede hindi umani yung bukalin mo, or hindi mo mapasagana o hindi mo makamdan na mabuti, no? Yung mga biyaya na dapat ay para sa'yo kapag ka ikaw ay hindi tumatalima. So yun ay isang uri ng favor. Next please. Sabi niya dito, favor is not an accident, but a deliberate design by God to reward you for acts of obedience invisible to others. So, okay, bakit sinabi invisible to others? Okay, may mga individual dealing si Lord in terms of ano, pagbuhos ng biyaya. Diba? Na-observe nyo yun. Yung biyaya mo, hindi kasing kagaya ng biyaya niya. Diba? Tingnan nyo na lang ang inyong mga katawan. Yung mga katabi ninyo. Diba? Parang you are a little bit chubby than your seatmate. Diba? Or you're a little bit healthy. No, pero hindi po doon nasisukay dyan. Okay? Yung tinitin na lang po natin na yung iba parang napaka invisible. Hindi nakikita yung mga biyaya mo kasi maraming uri ng biyaya or blessings si Lord sa bawat isa. Amen? Meron yung kitang-kita, meron yung hindi nakikita. Okay? Pero ang sabi rito, isang uri ito na disenyo ng Diyos na ibinibigay, no? Sa pamamagitan ng iyong na nakikita niya sa pamamagitan ng iyong mabuti at maayos na pagsunod na maaaring hindi nakikita ito ng iba. Amen. Favor, no? When God causes someone to desire to become a problem solver in your life. Isa 'yun sa ibig sabihin niya, no? Ibang, may mga pangangailangan ka, but the Lord touches the heart of others to bless you. It's a kind of favor. Amen? Si employer, si popo, si mama, si yeye, si kungkung, no? Your alaga, di ba? Many source of blessings na ginagamit ang ating Panginoon para ibigay yung favor, no? Because of your obedience to God. And sabi pa na dito, favor is an attitude of goodness towards you. Mga mabubuting bagay, lagi kang iniingatan, lagi kanyang binibigyan ng karunungan, kaalaman para mangyari at maganap yung gusto. Favor yun. No? Tinatawag nating favor yun. Attitude of goodness towards you. Lahat ng mga mabubuting bagay. Di ba hindi naririnig yung iba? Ano ba naman ang magbuhos ang Diyos ng mga biyaya? Parang sinalo mo na lahat. Pag nagbuhos sa'yo ng Canada, nasa yun ang lahat. Pag nagbuhos sa'yo ng... Parang nakikita niyo yun. No? Parang iba, hindi... Yung iba kasi, parang yung mga hindi ganun
the blessings, the favor of the Lord. Yun yung mga invisible, hindi nila nakikita. Pero may mga visible naman nakitang-kita. Alam mo, it's a kind of blessing sa amin. Alam mo ano, kahit parang ang bigat-bigat na ng mga dinadala mo. Tsaka bakit kahit wala kang pera, ba't ang saya-saya mo? Ba't kahit parang may sakit yung anak mo, pero parang hindi ka lang natitina. Yun yung mga invisible na parang hindi nakikita because you're the inner joy inside our heart, mga blessings or favor na yun si Lord. Diba yung nawalan natin ng pamilya, member of the family? Diba andun yung natural feeling na talagang may sakit, may pain. But after that na nakakry ka, diba nakaiyak ka, the joy of the Lord is always there. Yung parang hindi mo ganun kabigat-bigat yun na nadadala, na na-amaze ka. It's a kind of favor from God na hindi nakikita nung iba. At yung iba namin misinterpret. Ala, yung namatayan, no? Sabi niya parang tawa ng tawa lang doon. Nakakakanta pa. So yung mga parang ganun, yung mga hindi nakaka-recognize ng favor from the Lord. But tayo, na kilala na ang ating Panginoon sa ating mga buhay, alam na natin na ang Panginoon favor yon sa atin. Amen po ba? So tingnan natin itong mga ways to obtain favor from God. Mga paraan para alam ko po lahat tayo ay lagi naghahantay ng favor sa ating paligid, sa mga taong alam lang natin gagamitin ni Lord. Lalo na minsan, naalala ko talaga isang kapatid, nung parang naghihintay siya ng favor na ibibigay ng amo, kaya ba't we need to follow first, obey first, before, bago bumukas ang biyaya. First way, no? Sabi niya dito, favor is unleashed in your life is by your desire for wisdom. So, favor, kapag ka daw po, ayan, is unleashed. Pag sinabi po kasing unleash, yung nagre-release to, okay, ng favor sa buhay natin, itong favor to ay nagre-release sa ating buhay ng ano, sa pamamagitan, kapag ikaw ay nagde-desire ng wisdom to see, okay, everything. Kapag ka po may wisdom, favor yon, kasi may maraming mga tao na marunong lang pero walang wisdom, they don't know how to use their knowledge about everything. But sabi rito, if you have wisdom, it's a kind of favor na hindi mo makukuha ito sa iyong paligid or sa sarili mo lamang. Okay? Favor ito mula sa ating Panginoon. Kaya kapag nananalangin tayo for wisdom at tayo ay nagkaroon na to, kung paano natin i-deal ang mga bagay-bagay sa ating harapan, it's a kind of favor. At ang Lord lang ang nagbibigay na to sa atin. Sabi niya rito, Proverbs 8:32-35, blessed are those who keep my ways. Listen to my instruction and be wise, sabi niya. Do not, here is, and be wise and do not disdain it. Blessed is the man who listens to me, watching daily at my gates, waiting at the post of my doors, for whoever finds me finds life and obtains favor from the Lord. See, yung laging sinasaliksik yung gusto ng Lord, malinaw na makikita yung wisdom. Mapapasa atin yun. Kaya kung mapapansin nyo, lahat ng nilalagay na testing, trials, or any temptation sa ating harapan, kapag may wisdom ka, nahahandle natin to wisely. Di po ba? Hindi tayo napupahamak, nagkakaroon tayo ng maganda at maayos na application. And it's a kind of favor from God. So humingi lang. At di natin makikita yun sa pamamagitan ng ating mga sarili. Dapat laging nandoon yung sabi niya rito, yung laging nakikinig. Ano? Sa ano? At saka sumusunod sa mga kaparaanan ng Panginoon sa gusto ng ating Panginoon. Amen po ba? Napaka-blessed daw po ng mga taong ito. No? Yung laging naghihintay, tinitingnan to ano ang gusto mong mangyari ng Lord. Yung laging complete na
naghihintay ng kung ano yung gusto ng Panginoon, nang hindi pinangungunahan ang Diyos, yun po ang ibig sabihin noon, no? At sabi niya, yung laging naghihintay, yung laging naka, sabi na natin, I want to use it, yung laging nakatangod kay Lord, di ba? Hinihintay mo kung ano yung ibibigay niya. Lord, ano ba? Di ba? Ito ba, Lord? Di ba? Ganon, yung mga, kasi, sabi kasi sa taga naging nakatangod, yung laging na, nag-aabang na ganyan, yung parabang, hintay mo yung babagsak na biyaya mula kay Lord. Amen? Pero sabi niya rito, wait, yun yun, yung waiting at the post of my doors. Or whoever finds me, find life. So, hanapin natin ating Panginoon para makita natin ang tunay na gusto ng Diyos sa ating mga buhay. Amen po ba? Pangalawang kaparaanan, sabi niya, second ways. Second diligence creates favor. Pag sinabing diligence, yung mga hard work natin, yung mga kasipagan natin, no? Yung pang sipag to the max. Effort to the max. Sa lahat ng ating ginagawa, nakakaamit ng o nakakapagdulot ito ng favor. Oo nga naman, imagine niyo lalo na po kayo, may mga routine sa kay amo, di ba? Pagka nagsisipag-sipagan lang kayo at parang ano, di ba? Parang walang favor, walang pasalubong, walang tip, no? Walang thank you, walang natatapos ang isang araw o isang buwan pag binigay yung sweldo, parang ganun na lang. Walang dagdag. O, alam na this, kung gusto niyo madagdagan at kahit hindi nakuhanin niyo sumuli, hindi na kayo magugulat. Sabi ko nung isang minute testimony, pero pinasweldo daw siya. Sabi niya, hindi niya kinuha, hindi niya tinignan, basta inilagay niya lang daw niya yun. Tapos ngayon, nung gagamitin na niya, mag-limit, tapos dinidibay-dibad niya, ha? Sobra. Sabi, sinita daw niya yung amo niya. Ma'am, bakit sabi niya, tinasan mo ba ma'am yung sweldo ko? At parang sobra yung sweldo. Yes, sabi niya ganun. Yes, che, tinasan ko and you deserve me. Alam mo yun, yung mga, siyempre, titignan natin kung sino ba yung taong ito. Ano ba itong taong ito? Ito ba yung mareklamo? Hindi eh. Siya yung kahit pagod yan talagang kahit inaantok yan eh. Talagang, alam mo, nagsusumiksik na matapos niya yung, ano niya, yung trabaho niya. Tsaka yung kahit may mga palyado na yung mga kasukasuhan niya at pumuputi na yung buhok niya. Kung kakaisip kung anong iluluto niya magatanghali, hapon, plus baon pa, hindi siya nagre-reklamo. No? Ang reklamo lang na siya, ano na naman kaya ang lulutuin ko kay sir? Kaya kay ma'am? Ano kaya pababawon ko? So, magtatanong-tanong siya yan. Pag sinabi mo naman hindi siya kumakain nun eh. Parang magano'n. Tapos siya rin makakaisip. Alam mo yung talagang nag-create siya ng something na para ma-accomplish niya, ma-please niya yung employer niya. Kaya tingnan mo, yung favor naman inahabol siya. Di po ba? Yun eh. So, sekreto para dumalo yung favor. Sabi niya, be diligent, no? Mag-effort to the max. Ang sabi niya ng Proverbs 13:4, ang tamad ay nangangarap mo, ngunit di natutupad. Ang hangarin ng masikap ay laging nagaganap. See, there is favor kapag ka ikaw ay masipag. Hindi nagsisipag-sipagan. Ibig sabihin, pag sinabing masipag dito, wholehearted sipag to ha, hindi ito yung sipag-sipagan lang pag andyan si amo. Okay? Yung pang kahit wala sila, yung itinataob yung bahay, binabaligtad, lahat ng sulok ay nalilinis. At ang sabi ng Proverbs 13:11 pa, ang yamang tinamo sa sadya ay madaling nawawala. No? Ang yamang tinamo sa daya ay madaling nawawala. Ngunit, ang yamang pinaghirapan ay pinagpapala. Buhitan niyo yun. Mga kapatid ko sa inyong mga Biblia. No? Sabi niya doon, wealth gained by dishonestly will be diminished. Sabi niya, but he who gathers by labor will be increased. Totoo naman yung mga madadayang timbangan, yung madadayang sinasabi na sa kalakaran ngayon, ito ang percent na dinadagdag kapag ikaw ay nagtitinda. Yung overpricing ba? Madadaya yun. Kaya titingnan nyo, yung mga madadaya,
minsan pag nagalit ang alam mo yon, mga pagkakataon at gustong idisiplina at nawiwili na, ay kaya hindi nagtatago pa, hindi lahat ng mayaman, mga kapatid ko, ay mayaman sila. Amen? Huwag kayong naniniwala doon. Nakita nyo lang na mayaman sila, pero sila, pero pagdating sa langit, no, wala silang yaman, wala sila doon. Tama po ba? Sabi niya, yung dishonesty, walang nagagawa yan sa atin. Kaya napakahalaga. Gusto mo ng favor? No, be diligent because diligence creates favor. So, alam natin yon. Third way, an understanding heart attracts favor. Yung mga nawain, yung mahabagin, yung marunong makiramdam kung ano yung tama at mali, no? Understanding people in their needs, listening with their heart, understanding a teacher or instructor or a mentor brings favor. Yung mga instruction na pinakikinggan natin, sometimes kahit masakit yan, it brings favor. So ito yung mga teachable heart na kahit parang hindi mo matanggap, maluya ang mga salita na sinasabi sa sobrang sakit at anghang. Pero sabi na rito, kapag natutunan natin at naunawaan natin na ito ay tanggapin, nakakaunawa tayo ang ating mga puso, it attracts favor. Then, favor. Different kinds of favor. No? Sabi niya dito in Proverbs 13:15, ang mabuting pangunawa ay umaakit ng kalooban, ngunit ang kataksilan ay naghahatid sa kapahamakan. Kataksilan. Amen po ba? Good understanding gain favor. But the way of the unfaithful is hard. Imagine, napaka-mga simple, kaya napakayaman ng proverbs sa mga everyday living natin. Kung alam nyo po, isa ito sa mga dapat maging paborito natin. Basahin natin, bagamat may mga hurtful siya na pagsasabi, pero ito yung mga pamumuhay na kung saan ay maitutuwid, lalo na yung mga everyday living natin. Amen po ba? So, good understanding gains favor. Kung naunawaan mo siya, bakit siya nagkaganon? Yung nahahabag ka sa kanya, kaya siya nagkaganon. Amen? Naunawaan mo siya. Kaya, mga kapatid ko, kung yung may mga asawa na parang nabaling sa iba or kakilala niyo kung kanino nabaling, maawa kayo sa kanila. No? Kasi pasigit nyo mararanasan ang paper. Huwag kayong mag-self-pity. Kasi yung self-pity, magkukos lang yan ng galit, no? O kaya pagganti, magkukos lang yan ng hindi maganda sa ating, sa inyong mga sarili. Pero kapag naunawaan nyo sila at nailalapit nyo sa Panginoon, Lord, kahabag-habag naman po sila dahil sa kanilang kahinaan. Tulungan mo po silang ma-overcome ang mga temptation na ito at manumbalik sila sa mga tamang kulirat at magsisi sa mga ginawang ito. Kasi gusto ko rin silang makakilala sa iyo. Alam mo yun? Pero kapag nag-arumentado ka, di ba? At sinugod mo sa tingin mo, lalo yung mga alam mo naman kung saan susugodin, alam mo kung sino, di ba? Yung mga nakakaragin ko ba rito sa mga nanonood or mga ano ito? Huwag kayong mag-aramintato, mag-unustini kayo. No? Kay Lord kayo magsumbong. Kay ko anong gagawin ninyo. Kasi when you have wisdom again, you will gain favor. How to deal with it sa mga problems na ito. Tama po ba? Favor. Pag sinabi ba, pinanong ako, sino malisto ng favor? Lahat naman, di ba? Magtataas ng kamay at lahat ay mag-e-amen. Tama po ba? And fourth way. How to obtain favor? Appropriate and right words open generate favor from this around you or from those around you. Ano daw yung mga tama at mabuting mga salita open generate na kapag bubukas ito ng higit na pabor
Panginoon, mula daw sa mga taong nakasurround sa atin. No? May kinalaman dito yung mahinahon, humble, mapagtanggap sa mga pagtuturo. No? Kasi kapag ka marunong kang magsalita ng kung ano yung tama, yung hurtful, hahangaan ka yung mga tamang salita. Amen po ba? Ang mga mangmang lamang ang hindi nakakaunawa sa mga tamang salita. Okay? Kaya kahit maganda yung sinasabi mo, kapag hindi ayos ang puso, okay? Hindi niya yun nare-receive ng tama. Pero ang sabi dito, kapag ka po tama at mabuti at maayos ang ating mga pananalita, nakapag-offer it or nakakapag-open generate ito ng favor from those around you. Diba? Yung mapag-amin ng mga kasalanan, sir, sorry ha, nasaktan kita. Sorry ha, hindi ko naman sinasadya na, di ba yung mga right and appropriate words sa mga scenario na nangyari at naganap, you will gain favor from those around you, understanding. Pero subukan mo magsalita ng pangit, kabaligtaran, ito makakuha ng favor or sympathy, no? Magagalit pa sa iyo. So isa yun. Tandaan po natin, ang sabi niya rito, Proverbs 18:21, ang buhay at kamatayan ay sa nilang nakasalalay. Makikinabang ng bunga nito, ang dito ay nagmamahal. Oo nga naman. So, huwag manatiling hurtful magsalita. Alam niyo po ba, yun yung mga natutunan ko na ngayon. No? Dati po napaka-sharp ko din magsalita. Kahapon ay kagabi ay yung teacher namin tinanong kami kung kasi po nasa book of numbers kami. Yun daw aming bang patience, yung aming mga pagpapasensya kung i-rate daw ng 1 to 10 nasaan na o parang nasaan na yung antas na yun or yung level or yung taas ng aming patience. So may mga sumagot talaga ng mabababa na kahit na alam natin mga Kristiyano na, no? Pero sabi niya may sumagot din na depende sa condition, mga ganon. Ako ang sagot ko medyo tumaas na po ng compare before na parang hindi kumapangalahati or hanggang kalahati lang. Pero habang lumelevel up o inilelevel up ako ni Lord sa larangan ng paglilingkod, lumelevel up din yung aking pasensya. Sabi ko sa kanya, dati ay maaaring kalahati o kulakan o kalahati, pero may lumabas na po sa kalahati. Nasa 7 na, ganun, or pa 8 na. At pipilitin ko na, bago pa, di ba, tayo ay magpakasambuhay na ito eh, yung patient natin eh, tumaas na, no? Ma-rate na natin ng higher. A big challenge, mga kapatid ko. Mabatay na punta doon, no? Kasi nga, yung way of paano tayo nalitila, gagalit, may kinalaman yun pag ano natin ng patient. Amen po ba? Sabi niya dito, number 4 pa po tayo, di po ba? Ang ibig pakinggan ng hari sa Proverbs 16:13 ay ang katotohanan. Ang nagsasabi nito ang kanyang kinalulugdan. Ito naman eh, alam natin kung sino yung makatotohanan magsalita, hindi kasi numalingan. Kaya po nakakagain ito ng favor na siya ay laging pakinggan at laging pagtiwalaan dahil sa mga sinasabi. Kayo po ba? Maniniwala naman kayo kapag ang isang maniniwala pa kayo na kapag ang isang sinungaling ay nakakagain ng favor? Hindi, di ba? Galit. Kabaligtaran ang nararanasan. Di ba? Minsan ay na-experience natin ito sa bahay ng mga employer, minsan sa'yo, minsan sa bata. Kaya di ba sa mga alaga ninyo, kapag kayong mga matatapat, yung mga talagang kahit kasalanan umaamin sa parents, di ba kakaibang favor ang nararanasan sa amo? Tama po ba? Pero kapag ano, hindi gano'n ang nangyayari, tama po ba? Medyo lagi napapagalitan yung mga ikaw hindi nagiging matapat. And number 5 ways, humility generates favor. Yun sinasabi ko, humble.
yung marunong pagpakumbaba, no? Yung talagang kahit na parang dinuruduruhan na, pinagalitan ka na, di ba? Para bang hindi mo lang nilalamanan, no? Ako po naka-encounter ako, nakakita ako, lingkod, tapos isang lingkod, hinahawa na suntukan. Masakit sa puso ng gano'n, ano, sa sobrang because of galit lang. Pero praise God, nakita ko kung paano may humbleness ang isang lingkod ng Panginoon. Para bang kahit na parang gusto mo na siyang patulan, pero because, alam mo yun, hinihiling mo lagi na yung humility, yung pagiging kalmado, dahil yun naman yung nararapat. Isang, parang ang hirap gawin pag gano'n ang mga sinari, but praise God, nakikita ko na may mga nangyayari na gaganap ito para minsan pa maparangalan ang Diyos sa buhay na mga lingkod ng Diyos, no? Yung mapatuloy na ang pagpapakumbaba ay naroon. Sabi niya dito, sa Proverbs 15:33, ang pagkatakot kay Yahweh ay nagtuturo ng kaalaman at ang kababaan ay nagbubunga ng karangalan. Karangalan. Kaya alam niyo po, huwag tayong matakot magpakumbaba. Okay? Kahit na parang sa tingin mo na wala kang kasalanan, no? Ay, be humble and you will gain favor sa lahat na hala sa ating Panginoon at sa ating paligid. Napakalaga yung humility, ha? Generates na tutulog ng favor o ng biyaya sa ating paligid at higit sila sa ating Panginoon. And the sixth way, sabi pala ni Harold Warner, no, isa sa mga kilalang manunulat at tagapaglikod din. Sabi niya rito, humility is the gateway into the grace and the favor of God. Gateway. Ito yung nakapagbubukas, no, sa kahabagan at favor or blessings mula sa ating Panginoon. Number six, an uncommon skills or anointing often creates favor. Uncommon skills, yung mga parang hindi mo lang nakikita na parang kakayanan mo na hindi nakakagamit, no? Pero andun yung anointing, yung kakaibang karunungan, kaalaman, yung mga amaze ka sa mga parang nagagawa mo na parang alam mo lang hindi mo kayang gawin. Diba? Ha, nagawa ko yun na makapagpatawad. Ha, nagawa ko yun na maibsan ka. Talaga ba? Parang mga ganong mga ways natin, no? Mga skills, kakayanan. Naunawaan mo yung bagay na parang ang hirap mo unawaan. Nagawa mo yung mga bagay na parang ang hirap gawain. Sabi niya, ito daw ay nakapag-create ng favor. No? Kagaya ni, di ba, si Daniel, di ba? Sabi nung hari, di ba? Truly, your God is the God of God and the Lord of Kings. At revealer siya ng sikreto, sabi niya. Since you could reveal his secret, no? Sabi niya rito, then the king promoted, nakita mo yung favor ng mga bagay ng karunungan at kaalaman na mayroon kay Daniel na ibinigay ng ating Panginoon. Okay? Naka-grade siya, nakakuha siya ng favor from the king. Ano ginawa sa kanya? Nakatanggap siya ng maraming mga regalo, no? Tapos ay naging ruler siya ng buong province ng Babylonia. Kung titingnan nyo yung naging blessings ni nung in-interpret niya yung mga dapat i-interpret ng hari. Ano ba? Naging chief administrator siya. Di po ba? At ano pa? Nang ano? Yung mga wise men doon ng Babylonia. Siya yung parang ano ba, OIC, hindi OIC eh. Yung basta mataas yung kanyang katalungan kasi chip yung ginamit dito. Pagka chip ka talaga, di ba? Parang mataas ang iyong posisyon. Hindi ka lang yung
sumusunod, ikaw yung tagapagpasunod. Po ba? So, favor kay Daniel. Okay? Dahil may kakaiba siyang kakayanan na wala yung iba. Tayo rin meron. Diba? Yung iba, marunong mag-evangelize, iba yung marunong madalangin, marunong mag-lay hands, na kapag i-lay hands ay, alam, gumagaling. Mga ganoon, Sister Rhoda, pakiplease, mga ano natin. Yun, sabi niya rito, uncommon skills or anointing, dali ng kapangyarihan ng Panginoon na parang hindi lang nagagawa ng marami, pero nagagawa, it creates favor. Diba? Salamat sa Lord, ang buti mo na ginamit ka ni Lord para mapagaling yung anak ko, pinanalangin mo siya. Salamat kasi, sabi yung iba yung terminology nila, bigay ka ni Lord, ikaw yung ginamit na para mapagpala kami. Pero parang sa iyo lang, wala lang yon. Basta you believe that the Lord ay nasa iyo. Tama po ba? Kaya, ito daw po, sabi niya, mga ganitong mga mayroon tayo na kapag i-create ito ng favor sa Lord. Kaya huwag po kayong magtataka kung bakit may mga blessings na dumadalo. And the number 7, repentance brings favor. Nagtutulot ito yung marunong magsisi, marunong mag-surrender ng mga kasalanan sa ating Panginoon or sa kapwa. Sabi niya dito in 1 Peter 5, verse 6, humble yourself under the mighty hand of God that He may exalt you in due time. Repentance. No? Not only to someone, but lalo sa ating Panginoon. Repentance brings favor. Kasi alam niyo ba, kapag may kasalanan tayo at hindi tayo nag-repent, hindi ka talaga mapapayapa yung isip mo. Bagabag ang iyong kalooban. Di ba? Hindi ka makatulog. Pero kapag ito'y in-express mo kay Lord or to someone na parang na may kasalanan ka sa kanya o kahit nagkasala siya sa'yo pero hindi mo pa siya papatawad pero in-approach mo siya, di ba nakaka-release to? So yun, ito daw mga ganitong kaparaanan, favor. No? Nagbibigay ito o nagdudulot ito ng favor sa sino man. Totoo naman, di ba? Kapag nag-repent ka, wag kang dala-dala sa isip. Baluwag yung iyong damdamin. Thank you, Lord. Salamat po, nakausap ko. Thank you, Lord, nakausap ko si Amo ng mabuti at maayos nang hindi nagalit. Di pa yan, baka makakatulog ka. Pero kung di mo sinasabi na, ano po, kasi ganito, nagsalanan ako kasi yung bata, yung anak niyo, di ba? Ganito. Repentance. Lahat na uri ng kasalanan. Alam niyo po, napakahalaga na inihingi natin ito ng kapatawaran. Alam mo, Daddy, yung tinatago natin dyan na ano, kahit na binigay kasi sa atin yung authority, pero pag naunahan natin hindi nasabi, ako po kasi, very honest ako pagdating sa aming mga finances, no? Kahit binigay yung authority ng kahit saan mo yan gamitin, pero hindi ako sanay na yung minsan nagamit mo ka pero wala kasi siya, kailangan mo nang gawain tapos yung tapos na kasi ayoko nang by phone hanggat maaari sana gusto ko yung personal Daddy, ano ha kumuha ko dun sa ano natin ginamit ko dito sabihin lang naman dun sa akin dahil nga yung authority binigay kasi gusto ko sinasabi yung baka at least maluwag dito. Kasi ayoko nang tayo kasi pagsanay po tayo ng open sa marami pagkatapos hindi mo ito nagawa. Minsan lang parang yung may ano sa atin, meron parang hindi ka paya kapag hindi mo yun sinabi. No? Kaya ako po ano, hanggat maaari, hindi ako nag, ano, hindi ako nag, ayoko matagal. No? Urgent. Mga ganyan. Sabihin nyo lang yun. So, sa'yo naman. Parang gano'n yung authority naman ko. Parang ikaw naman ang may hawak. Mga ganyan. Eh, hindi. Kailangan ko din sabihin sa'yo. Kaya, yung hindi naman repentance. Yung pang saying na magsasabi na kasi bakit hindi ka mapapayapa kapag di mo sinabi? Di po ba? Kaya napakahalaga na tayo nagiging matapat. Hindi naman kasalanan yun sa tingin ko. Kaya lang, because of my
conscience para bang hindi ako malaya at anong doon na sabihin, na hindi sabihin yung katotohanan. So magsabi lang tayo kung may mga kasalanan po, lalo din sa inyong mga asawa, kung paano bang, alam mo dati, ano, start, may nagwakuhan ako doon, doon, nakasan ko siya, pero nireject ko yon. Pero pag alam mo lang na yung asawa mo eh, ano ha, pero kapag alam mo magko-constant trouble, kunang sabihin, pero minsan kasi, because of your closeness and openness to each other and benefit each other, di ba? Nalimun ko lang siya, pero alam ko naman mas gwapo ko pa dun eh. Di ba yung mga ways of how to balance para naman, kasi pero mag-iwan sa kanya yun at magko-cause sa kanya yun ng ah, baka ano ha, ikaw ha? Para mga ganun, huwag nila nang sasabihin. Pero alam nyo ba yun yung, syempre, sin yun eh, di ba? Yung natingin ka sa iba, tas parang yung kaisipan mo ay dumaloy sa hindi maganda. Lalo na kapag sinabi mo, kung kasi gwapo ng asawa ko yun, siguro, ba? Minsan din yung naiiwasan yun, kasi sometimes yung mind natin ay, ano yan eh, na ano ng kaaway, di ba? Lalo na yung mga, parang mga unsatisfied sa kanilang mga buhay. Hindi lang dun sa area na yun, ha? Even dun sa mga something na nakita nyo, ganda ng bag niya, ganda ng babaeng to. Ang ganyan, mag-repent tayo kasi nakakapasok yung sin doon. Yung yaman nila. Talaga, alam nyo, yung heart. Mag-repent tayo. Kasi kapag hindi natin to nireview, hindi tayo nag-repent, may tendency yun na madagdagan na madagdagan na madagdagan. Tapos parang yun na, iiba na. Pati yung application mo in your everyday life. So doon na nahuhod yung paywall kapag hindi po natin iningatan. Amen po ba? Kung makikita po natin yung sa Luke 15:17-20, remember the story of the prodigal son, no? Kung paano siya nagpakumbaba sa kanyang tatay, na-realize niya yung kayong mga kasalanan. So kayo, ganun din. Kung kayo po ay talagang nakapangaliwa sa inyong mga asawa at iniayos niya ng buhay niyo, patawarin man niya kayo, hindi dahil kung hindi siya kumikilala sa bayan, mga mahalaga, nag-repent kayo. At least wala kayong daladala sa puso. Amen? Gawin natin. And the last one, the eighth way, favor increases when you associate with people of integrity. Alam niyo po ba yun? Nakakagain tayo ng favor. Ang people with integrity po kasi, sila yung lumalakad sa kanilang buhay ng may katuwiran. Nang ayaw nilang masira ang kanilang pagkatao sa paningin ng Diyos at sa paningin ng tao. Kapag daw po ito ay lagi nating kasama, we will be in favor. No? Siyempre, di ba, anong klase ng favor sa tingin nyo? Yung magigain ninyo? No? Siyempre, influence. Good influence, no? From those people with, ano yun, the guidance of the Lord sa atin. Diba? Kapag natututunan nating mamuhay ng may katapatan, ng righteous living, you remember Boaz, diba? Ano to eh, mabuti siyang asawa. Diba asawa niya si Naomi, biyanan niya si Ruth, tama ko ba? teka, si Boaz, okay. Asawa niya si Ruth. Si Ruth, biyanan niya si Naomi. Tama! Pagkabaligtad lang, oo. Mabait mo kasi sila. Marami silang sakahin at hanggang sa nabalo si Ruth. At diba, nakagain ng favor yung biyanan niya dahil mabuting tao si Ruth. Hindi niya iniwanan si Naomi. Tama! Kasi yun yung disenyo ng kanilang mga puso. Amen? Yung pagiging na mabuti at maayos na puso, yung relationship na aayos. Amen? Nagbe-benefit. Kaya po, alam niyo po ba, hindi lang yun. Kapag maayos din ang relationship mo sa employer mo, you will gain benefit. Amen? Yung bang sasabihin sa'yo, ang benefit po hindi lang yung bagay, ako rin favor, hindi lang bagay. Yung sabihin sa'yo na, uuwi ka na ba, Cheche? Bumalik ka lang ha, andito lang kami. Ito yung address, alam mo naman. Okay, at ito yung phone or information namin. The kind of favor
because nakagain ka ng trust sa kanila. Huwag yung iniisip na kung hindi kayo binigyan ng pera, ay ano, hindi na nagbigay ng favor. Yung nakadami ka rin ng pag, ano doon, tira at pagtrabaho is a kind of favor. Hindi ka nakaranas ng maraming testing na gaya ng iba. Diba? Favor yun. Kaya mga kapatid ko, napakaganda ng mga paalala sa atin. Kung favor lang din ang pag-uusapan, gaya ng text natin, no? Sumunod ka lang sa alituntunin ng Diyos. Sumunod ka lang sa alituntunin ng Diyos. Sabi niya rito, there is nothing, gusto kong magwakas dito. Remember, bawas na yun. Tama ka kayo na yun. Sa Matthew 19:26, hindi ko na pala nakaano yan. Diba? Yung mga pangako, with God all things are possible, para hindi nga mapagpala at hindi dumaloy o bumuhos ang favor. No? Meron bang mahirap sa Diyos para hindi ka pagpalain? At ito, no? No words from God will ever fail. Wala siyang mga pangako. Diba? Na ano? Na hindi nagaganap. Sa mga taong kanino? Sumusunod sa kanyang mga alituntunin. So yun lang ang sikreto para makagain tayo ng favor, mga kapatid ko. Ang alin? Yung walong ito. Okay? Ask wisdom for the Lord. How to deal everything in our lives. Di po ba? Napaka-buti ng ating Panginoon. No? Maging masipag. Hindi nagsisipag-sipagan. At laging mabuti ang laman ng puso. Nakakaunawa dapat. Ano pa? Maging mapagpakumbaba. At yung mga kakaibang mga kakayanan natin, pagdali ng ating Panginoon, lagi lang nandiyan. Amen? Makakakagin tayo ng favor. May mapagsising puso. Okay? Dikit sa lahat ito, no? Yung huwag natin i-ignore yung mga taong inilalagay sa atin ni Lord para tayo ay ituwid at itama sa mga gawin nating mali. Okay? Dahil sila, pamagitan nila, pag natutunan na influensyahan tayo, makakagay tayo ng favor. Amen po ba? Kaya kung lahat ay magpasalamat sa ating Panginoon. Mga kapatid ko, hindi pa huli ang lahat. Kung marami ka pang gusto sa buhay, no, na makamit at gusto mong bumuhos ng matindi ang favor or blessings from the Lord, obey. For what He has commanded you to do. Okay? Do not ignore the Lord. Do not resist the Lord or ang gusto ng Panginoon sa ating mga buhay. So that you will gain, receive favor from our Lord and those people who surround us. Let's pray. Thank you, Lord. Salamat sa iyo, Panginoon. Ikaw ang source ng mga biyaya. At ito, Panginoon, ay hindi mo binubuhos sa mga tao hindi sumusunod sa iyo. Ikaw ang Diyos na mahabagin, mapagpala, Panginoon, sa mga anak mo. Salamat, Lord, minsan pa sa katangaling ito na kanawaan namin, Panginoon, na nasa pagsunod namin sa iyo, sa mga naisin mo, Panginoon, ang pagbuhos ng biyaya mula sa iyo para sa amin. Tulungan mo kami, Lord, na laging makatawaan ang mga naisin mo. Tulungan mo kami na masunod ang mga bagay na ito. Yung magamit namin ang buhay na ito sa ikaluluwalhati mo. At magawa namin, Lord, yung gusto mo na dapat namin ginagawa. Hindi yung aming mga sariling gusto. Dahil yun yung handang, Lord. Kaya hindi makadaloy ng mabuti at maayos ang mga biyaya mula sa iyo, Panginoon, patungo sa amin. Tulungan mo kami, Lord. Marami pa kaming naisin. Di ko alam ang mga gusto pa ng mga kapatid kong ito. But because of this day, Lord, na natutunan namin
Huwag nawa itong malimot, Panginoon, bagkus ay lagi namin maalala na ito yung mga paraan na dapat ginagawa namin upang patuloy at malaya, mabilis, Panginoon, ang pagdaloy ng pagpapala mula sa iyo. Salamat, Lord, minsan pa, tawarin mo kami, O Diyos, sa mga kakulangan namin, mga kapasawayan namin, Lord, sa mga gusto mo, hindi namin ito nagagawa, kaya, Panginoon, hindi kami mapagpala at nakakaranas kami, Panginoon, ng hindi mabuting kalooban, hindi payapang kaisipan dahil sa amin, Panginoon, pagre-resist o pagre-disobey, Panginoon, sa mga gusto mo. Forgive us, Lord. We are here, Lord, right now, confessing, Lord, forgive us, Panginoon, sa mga kakulangan at kasalanan namin sa iyo, kahit din sa aming kapwa. Ma, wala po minsan pa sa pagkakataong ito, patuloy na bumuhos ang favor mula sa iyo sa bawat isa in all area, Lord. Maraming ito, Panginoon, ay mga bagay na kailangan, pagalingan, mga nalulumbay, Lord, hayaan mong bumuhos, Panginoon, ang kadalakan dito sa puso, mga isip, Panginoon, na hindi payapa dahil sa maraming pag-aalala, Panginoon, manatili, dumaloy, Panginoon, ang kapayapaan. At yung mga walang excitement, Panginoon, punoy mo, Panginoon, ng excitement ang buhay na ito na masunod ang gusto mo, Panginoon. Lord, marami pa kaming kailangan na kami naniniwala na alam mo ito at dito limits sa iyo. Ilangin namin, Lord, according your will, it will happen to us, Panginoon. Salamat po, minsan pa, ang aming buhay natin, sinusuko namin sa iyo, ang lahat ng meron sa amin. Tanggapin mo po, Panginoon, minsan pa. Salamat po sa iyo, pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Lahat po magsabi ng amen. Thank you, Lord. May SDS na po tayo mamaya, maaga po tayo, kaya mabilis tayong kakain. Para noon ay, kasi po may klase pa po kami mamaya. Salamat po. Tayo po ay dadako na sa pagbibigay. Buksan po natin ang ating Biblia sa Malakias 10, chapter 3, verse 10 to 12. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikapong. Ikasampung bahagi ng sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana at langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Hindi ko rin hahayaang salantain ang mga balang ang inyong mga pananim at mamumunga na nang sagana ang inyong mga upasan. Dahil dito'y sasabihin ng lahat ng bansa na kayo'y mapalad sapagkat napakainam manirahan sa iyong lupain. Ang sabi ni Yahweh sa makapangyarihan sa lahat. Kaya, God Himself gave us His only Son because He loved us so much. And that Son died on a cross for everyone. It sets a model that generosity in God's people should be sacrificial. Kaya, support the development of commitment and dedication to their uniqueness and purpose. Sa ating pong lahat, nawa ay tayo'y mag-obey, mag-commit, at nawa ang bawat isa ay maging generosity sa harapan ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat sa
umagang ito. Salamat, O Lord, na ang mga kapatid kong ito ay maging generous sa iyong tahanan, O God. Puspusin mo ng pagpapala ang kanilang mga buhay. Ingatan mo sila, O God, saan man sila dadako, O God. Pagpalain mo ang kanilang mga buhay, O God. At ang aming maliligaw sa araw na ito, O Lord, ay pinataas namin ito. At nawa, O Lord, ay makakatulong sa iyong bahay panambahan, O God. Salamat, O God, sa mga hawak nito. Nawa, O Lord, ay pagpalain mo sila na magamit ito sa tamang paraan, O God. Sa iyong purpose lamang, O God. Sa iyong pangangailangan dito sa bahay panambahan, O God. Tinataas namin ito at iluluwahati ka sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Dumako naman po tayo sa bilang pangwakas na awit para sa ating Panginoon. Sabi ng Isaiah 41 verse 13, Ako si Yahweh na inyong Diyos at siyang nagpapalakas sa inyo. Ako ang may sabi, huwag kayong matatakot at tutulungan ko kayo. Amen. Kaya wala tayong dapat ipangamba, wala tayong pakikatakot. Ano man ang mga pinagdadaanan natin ngayon, ipagkatiwala natin ito sa Panginoon. Sapagkat ang biyayang galing sa Panginoon ay higit na at sapat. Ay sapat at higit pa. Amen? Hallelujah. Matutunan namin magpasakop, maisugo sa iyo ang lahat sa aming buhay, O Diyos.
maging ang buhay namin na ito may sumo namin sa iyo ng buo. Sapagkat ikaw ang Diyos na nakakaalam kung ano yung nakakabuti sa amin. Tunay nga po, O Diyos, na ikaw ang aming molder, mold us, O Lord, according to your will. At upang maganap sa buhay namin kung ano man po ang layunin mo sa bawat isa sa amin. Kung paano mo po kami tinawag, tulungan mo po kami pakatugon kami, Panginoon, ng tamang pagtugon para sa iyong kaluwalhatian, O Diyos. Lord, bigyan mo po kami patuloy ng wisdom and knowledge, Lord, upang masunod ang kalooban mo sa buhay namin. Give us teachable and humble heart, O Diyos. Hayaan mo, Panginoon, na anumang sitwasyon ng buhay, anuman yung hamon ng kaaway, mga pagsubok na aming pagdadaanan, bigyan mo po kami ng pusong lagi, pusong may pagpapakumbaba, puso na handang umunawa sa mga tao na sa paligid sa amin, handang umabot, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, na sa buhay namin na ito, sa lahat ng aming gagawin, sa lahat ng aming iisipin, Lord, ikaw ang mabigyan ng lugod sa aming mga buhay, O God. Maraming maraming salamat po, Panginoon. Tulungan mo po kami, Lord, na magawa namin ang nais mo upang maranasan po namin ang mga favor na inilaan mo para sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming maraming salamat po. Patuloy na palakasin mo po ang bawat isa sa amin, spiritually and physically, O God. At hayaan mo, Panginoon, na patuloy kaming maglingkod sa iyo. Patuloy kaming magpapakababa para sa iyo, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, na ikaw ang malugod sa aming mga buhay. Maraming pong salamat sa iyo ang lahat ng kapurihan, kadakilaan, karanganan, papuri at pagsamba. Dito po ang aming samang dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Tandaan po natin, no, ang yung nagpalat, nag-inga sa mga Israelita noon, ay Diyos na po pwedeng magpala, mag-ingat din sa atin ngayon. Kumalinga sa mga Israelita sa kabila ng kanilang mga pag-disobey, pero hindi, pinagpala pa rin sila ng Panginoon. Tandaan natin, mga kapatid ko, no? Si Lord ang source ng pagpapala. At maging masunurin tayo para yung favor ni Lord ay dumalo sa bawat buhay natin. Amen? God bless po sa inyong lahat at magandang tanghali po. Palakpakan natin ang ating